Bakit ba masyadong binibigyan ng issue, ng malaking issue, itong delay daw sa kaso ng disqualification case ni BBM? Wala akong makitang delay dyan sapagkat iilang araw pa lamang naman na i-raffle ang kaso sa kay Commissioner Ferolino. At tatlong kaso yon. Kaya nga sinasabi niya, pinag-aaralan pa niya ng husto at tinitingnan niya ang lahat at pinag-aaralan ang mga ebidensya. Kaya walang delay dyan. Eh ano naman ngayon kung magre-retire si Commissioner Guanzo? Meron ba tayong rules galing sa Supreme Court, sa rules of court, o sa rules sa COMELEC na kailangan ng isang kaso ay desisyonan agad dahil magre-retire ang isang commissioner doon sa division? Walang ganon. Kasi pag may nag-retire, meron naman yan kapalit. Kaya hindi pwedeng madaliin. At hindi pwedeng madaliin ito dahil nasabi nga ni Commissioner Ferolino, kailangan niyang pag-aralan. At iilang araw pa lang naman na naibigay sa kanya. Teka nga, eh bakit yung kaso ni Lenny Robledo na disqualification for soliciting and accepting donations from foreigners or foreign sources? 2013 pa yung kaso na yun. 9 years ago na. Bakit walang decision doon? O tapos itong kay BBM, 2 linggo pa lang, delayed na raw? Pagka kay BBM o dila, kay BBM, kailangan madaliin. Pag kay Lenny Robredo, kailangan 9 taon na, uupuan lang. Napaka-unfair! Napaka-unfair! Kaya hindi tama yung sinasabi ni Commissioner Guanzon. At si Commissioner Guanzon naman, eh magre-retire na, yung paglabas niya ng kanyang dissenting opinion ay walang kwenta. Yung dissenting opinion ni Commissioner Guanzon yun ay basura! It's a trash of paper. Kasi wala pa yung main decision. How can she dissent on something which is not yet there, which is not yet existing? Kaya hindi po pwedeng tawagin na dissenting opinion niya yun. Yun ay haka-haka niya and yun ay electioneering yun. Kasi gusto lang niyang ilabas yun upang masiraan si Bongbong Marcos. Pero patuloy pa rin na lumalago at dumadami ang mga nagsisimpatya kay Bongbong Marcos. Kaya nakakatiyak ako, panalo si Bongbong Marcos. Mananalo si Bongbong Marcos. Nakakatiyak ako.